Turman, babawi sa talo kay Pacquiao at balak pagharian muli ang welterweight. Sabi ni former Unified World Welterweight Champion Keith Turman na muli niyang pagharian ang welterweight, kaya lalabanan niya ang mga champion dito na sina Terence Crawford na hawak ang WBO belt, si Yordanes Ugas na hawak ang WBA super belt at si Errol Spence Jr. na hawak ang IBF at WBC belt. What it comes down to is getting back in the ring, getting an exciting fight, putting on an exciting performance, showing people what it looks like to watch Keith Thurman in the ring after so many years, to remind the people who Keith Thurman is and what I bring to the welterweight division. And then from there, it's Ugas, Spence, and Crawford. At heto na nga, umakbang na tungo sa kanyang plano itong si Keith one-time Thurman sa pagbabalik sa lona pagkatapos ng mahigit 2 taon na pagtigil sa pakikipaglaban. Lalabanan ni Keith Thurman si former World Super Lightweight Champion Mario Barrios sa February 5 sa Las Vegas, USA, live sa Fox Sports PBC pay-per-view. Sigurado nga daw si Thurman na ang taong 2022 ay ang kanyang panahon. Matagal daw siyang hindi nakabalik sa lona at hindi na daw siya makapaghintay na lumabang muli. Sa 2022 ay ipapaalala daw ni Thurman sa mundo ng boxing na siya ay fighter na hindi makakalimutan. Wala daw siyang pakialam sa mga nangyari na at sa hinaharap. Bumalik na daw siya ngayon at handa ng makipaglaban. I dream big and now is the time to make the dream a reality, dagdag pa ni Thurman. Maghanda na daw ang mga fans dahil paghahanda niyang mabuti para makapagpakita siya ng magandang palabas kontra kay Mario Barrios sa February 5 sa pay-per-view. Si Thurman ay isa sa may pinaka-impresibong resume sa mga top welterweights. Tinalo niya ang mga dating champion na sina Sean Porter, Danny Garcia at Robert Guerrero. Kaparehas ni Thurman ay isa lang din ang talo ni Mario Barrios at parehas din silang ang huling laban nila ang kanilang talo. Ang talo ni Thurman ay nagmula kay Manny Pacquiao via split decision. At ang talo naman ni Mario Barrios ay mula kay Gervonta Tank Davis via 11th round TKO. Ipinakita ni Thurman ang pagiging mandirigma niya sa laban niya kay Pacquiao. Nakipagbakbakan siya ng gusto at may mga naipanalo din siyang mga rounds. At mas marami pa nga siyang naipatamang suntok kaysa kay Pacquiao. Kaso natalo siya dahil sa bagsak niya sa round 1. At nasaktan siya ng gusto ng matamaan ng kanyang bodega sa round 10. Pero syempre, malinaw naman na ang nanalo sa laban nila ay si Pacquiao. Mahusay din ang ipinakita ni Mario Barrios sa laban niya kay Gervonta Davis na sa unang parte pa nga ay nananalo siya sa puntusan. Kaso nanaig ang lakas ng suntok ni Davis sa bandang huli. Dahil dyan ay nagbenepisyo si Barrios sa bigay todo niyang performance at napili ulit siyang lumaban sa malaking laban kay Thurman. 2 sunod na laban ang kumita siya ng malalaking halaga, 2 pay-per-view fight. Tulad ng kay Isaac Pitbull Cruz na kahit natalo siya kay Gervonta Davis ay sumikat pa rin siya sa laban na ito dahil sa napakahusay niyang pinakita. At ngayon ay marami ng sikat na humahamon sa kanya at gusto siyang labanan katulad ni Ryan Garcia. At syempre ito ay magdadala sa kanya ng malalaking kita. Si Keith Thurman, taga USA, edad 33, orthodox ang kanyang stance, may tangkad na 5'7.5", may haba ng galamay na 69 inches, may karta ang 29 na panalo, 22 na knockout at isa lang ang talo. Si Mario Barrios naman, taga USA din, edad 26, orthodox din ang stance, may tangkad na 5'10, haba ng galamay 71 inches, may kartadang 26 na panalo, 17 ang knockout at isa lang din ang talo, pero via technical knockout. 7 taon na mas bata si Barrios, 2 kalahating pulgada din siyang mas matangkad, lumang din siya ng 2 pulgada sa galamay kay Keith Thurman. Bale, umakyat si Mario Barrios galing super lightweight na 140 pounds tungong welterweight na 147 pounds. Halatado naman na pumili talaga si Keith Thurman nang hindi masyadong mabigat na kalaban. Masasabi natin na may pagka-tune up fight ito sa kanya dahil marami namang pwede niyang kalabanin sa welterweight. Maski hindi mga champion pero matitinding mga prospect katulad ni Jaron Ennis, Conor Benn at Virgil Ortiz Jr. Alam na natin, mga high risk, low reward ang mga batang leon na mga ito.
Mahirap na, baka masilat pa ang malaking pera na laban sa inaarap ni Kit Thurman kina Errol Spence Jr. at Terence Crawford. Ganon din ang kaisipan ni Terence Crawford. Mukhang hinihintay na lang din niya si Kit Thurman kaysa lumaban siya sa mga gutom na mga batang leon na sa ngayon ay wala namang malaking mahihitang pera. Nakatakda naman na maglaban para sa unification ng tatlong belt si Errol Spence Jr. at Yordynis Ugas na malamang sa Marso magaganap. At tingin ko na katulad dati na hindi rin nilalaban ng PBC promotion ang mga may hawak ng champion belt nila kay Terence Crawford dahil ayaw nilang mawala sa kanila ang kanilang champion belt. Tulad ni Shawn Porter na walang belt ang inilaban ng PBC kay Crawford. Malamang si Thurman ang isunod nilang laban kay Crawford at nagbabaka sakali ang PBC na baka sakaling maagaw nila ang WBO champion belt ni Crawford sa pamamagitan ni Thurman. Para sa ganon, lahat na ng apat na belt ay mapunta na sa kanila. Lalo na ngayon at napatunayan na delikadong kalaban talaga si Crawford na maski ang matibay na si Porter ay na technical knockout niya. Pero si Kit Thurman hindi naman masyadong na-impress sa performance si Crawford sa laban niya kay Porter. Nakita ni Thurman na nananalo sa puntusan nitong si Porter hanggang sa dumating ang pagtigil ng corner nito. Kaya dahil dito ay gustong isunod na ni Thurman si Crawford pagkatapos niya kay Barrios. Sabi ni Thurman na hindi naman daw nakakatakot. Ito ay tungkol sa pagtalo ni Crawford kay Porter. It's not scary. It's not an R-rated movie. I'm not scared at all. Dagdag pa ni Thurman. For whatever reason, it wasn't terrifying. They said every welterweight's moving up to 54. You know, it was not scary. All right, it was not a rated R movie. I was not frightened. Okay? Tingin ni Thurman na wala naman daw nag-aari sa kanilang division, walang nagdodomina, para daw lupa na walang hari, kaya dapat paganapin na daw ang digmaan sa kanila. Ang mga champion na sina Spence at Crawford ay wala pang mga talo, pero nahirapan sila kay Porter na tinalo na rin dati ni Thurman. Ang tumalo naman sa kanya na si Pacquiao ay tinalo ni Yordynis Ugas at tinalo naman ni Porter si Ugas. Tingin naman ng WBN o World Boxing News na itong kagustuhan ni Thurman na pagharihang muli ang welterweight division ay dahil nainggit siya sa tumalo sa kanya na si Manny Pacquiao dahil sa kasikatan sa buong mundo at napakataas na achievement ni Pacquiao sa boxing. Kaya mukhang gusto din ni Thurman na mapabilang sa mga dakilang boksingero na kagaya ni na Muhammad Ali at Manny Pacquiao. Sabi ni Thurman, I love great battles, I love great fights, I love entertaining matches, and that's all I want to bring to the welterweight division. Gustong-gusto nga daw ni Thurman ang matitinding digmaan, mga malulupit na labanan, at kahangahangang labanan ang susuungin niya sa welterweight division. Tingin ko na tama din na ginawang pay-per-view fight ang laban ni Thurman kay Barrios dahil nakilala na ng gusto si Thurman sa laban niya kay Pacquiao. At si Mario Barrios ay nakilala na rin dahil sa laban niya kay Gervonta Davis na pay-per-view fight din. Bukod pa sa napatunayan na rin ni Thurman na siya ay blockbuster na panoorin sa TV. Kasi yung unification match niya kontra kay Danny Garcia ay umabot ng 5.1 million viewers sa primetime sa network television. Ito yung pinakamalaking audience na nanood ng live boxing match sa primetime television since 1998. Kaya tunay nga na makarisma si Kit Thurman. At tingin ko dahil ito sa angas ng personalidad niya at samaan pa ng kadaldalan niya. Siyempre, idagdag pa ang pagka-exciting at ma-action niyang mga laban at sa pagiging brawler niya. Salamat sa inyong panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!